Ito ah, merong asaking kinuwento. Ha, kwekwento ko lang sa inyo. Isipin nyo kung totoo o hindi ah. Ito naman ay opinion lamang ng isang tao. Teorya lang ba niya? Sabi niya sa akin, alam mo, ganito lang yan. Pansinin mo sa amin dun sa Amerika, bago mag-eleksyon, biglang sumipa ng matindi yung COVID. Yung tapos, yung mga tao, yung mga politiko na kalaban ni Trump, sinisi lahat kay Trump kung bakit tumaas ang COVID. Hindi naman daw sa sinasabi niya eh fake yung pagtaas ng COVID. Okay? Wala siya sinasabing ganun. Pero ang sinasabi lang niya, parehong style ang ginagawa ngayon kay Pangulong Duterte. Tumataas ang COVID bago mag-eleksyon. Hindi dahil sa hindi totoong tumataas ha. Tumataas talaga. Kaya lang, ginagamit o sinasakyan ng mga politiko yung pagtaas para ibato at isisi kay Pangulong Duterte. Parehong-pareho daw na ginagawa ng mga liberal noong nakaraang eleksyon kay Trump. Yun ang kwento sa akin ha. Kwento lang ito sa akin. Hindi ko sinasabing totoo. Hindi ko sinasabing... hindi ko naman siyempre masasabi yan dahil hindi ako updated sa nangyari sa Amerika. You can confirm it kayong mga nasa Amerika kung totoo ba yan. Na ginamit yung issue ng pagtaas ng COVID laban kay Trump. At dahil doon, natalo nga si Trump. Isa yan sa mga ginamit. Parehong-parehong ginagawa ng mga liberal ngayon, panahon natin, sa bansa natin. Ginagamit itong COVID, totoo naman tumataas. Pero pinalalaki, pina-amplify ng mga media at ibinabaling sa gobyerno ang sisi. Kesa nang isisi, yung mga taong pasaway ang sinisisi si Pangulong Duterte. Sa Germany, 389,000 daw ang cases. Ewan ko kung totoo po yan ha. Confirm natin kay Mystica. Bakit si Mystica? Hindi ko na gets. Sasabi nito. Sabi nito ni Paul dyan, oh, basahin natin to. Tama nito ha. Hindi pareho ng ating ano ng opinion. Both may mali ang government and tao. The government one way or the other is inefficient for no offense sir. Yung tao naman ang kulit sana maging better. Actually, may point ka naman dyan, Paul, dyan. Meron talaga sa gobyerno efficient. Okay? Kasi nga, oh, tulad na ho ng sinasabi ko sa inyo, the constitution is talagang bulok. Bakit? Hindi pwedeng parusahan ng executive branch ang mga LGUs kasi binoto sila ng taong bayan. Para masipa ang isang mayor, napakahirap. Pero at the same time, lahat ng solusyon para sa mga sa ground nakasalalay sa mayor. So pag ang mayor itarantado, tulongges, kawawa ho yung mamamayan, ang sisi ng mamamayan sa national government. Oh. Ang mahirap eh, di ba? So, ngayon, nais ko lang kasi alam ko na talagang pagkatapos ng kaarawan ng presidente eh maraming babatikos diyan, maraming sabihin nating reklamador, no, maraming pupuna sa ating mahal na presidente. At lagi naman 'yan, araw-araw naman 'yan. Araw-araw nang ginawa ng Diyos, wala silang ginawa kundi ang bumatikos. Kundi ang hanapan ng butas ang gobyerno. Katulad dito, no? Si Bayan muna Representative Ferdinand Gaite, ayon sa kanya, acting poor for your birthday photo ops when you're not really poor is just mocking those who truly have nothing to put on their tables for their own birthdays. Okay. Kasi dalawang picture itong lumabas. Yung isang picture na kinuha ng Senator Go, yung pinggan at yung kanin na may kandila at yung isa, medyo wide shot ng konti, nakita yung lechon. So, ito yung pinuna ni Gaite. Okay. Alam mo,
Congress, ayoko kong tawagin Congressman Gaite ka kasi wala ka namang ambag sa ating bansa eh, no? Kahit nung panahon na lumalaban kami dito sa kapitalistang ABS-CBN, eh alam namin ang pakay mo. Ayun, kamusta yung revolutionary tax? No? So yun ho, etong si Gaite insecure lang. Hindi niya sinilip yung kalagayan ng kanyang among si Joe Masiso na nasa Netherlands na nagpapakasarap doon. Ikukumpara niya. Kung ikukumpara natin sa pag-celebrate ni President Duterte sa kanyang kaarawan. Si Joe Masiso, sigurado, no, na peste sa ating bansa, ayun, nagsiselebrate ng kaarawan kaharap mga babae, may mga alak, nakikipagsayawan, nakikipagsusyalan. Ang sasarap ng kinakain at higit sa lahat, nasa malamig na lugar siya. Diba? Yan si Joe Masiso. Etong ating pangulo ng bansa, minsan lang sa isang taon darating ang kaarawan, ano man lang na may malatagan siya ng masarap na pagkain, deserve niya ang kumain ng masarap. Pero kung titignan mo, masarap ang pagkain pero sa mababang halaga. Hindi katulad ng mga nakaraang presidente. Ah, mga nakaraang presidente, pag naghanda yan sa kaarawan nila, may bisitang mayayaman at magagarbo ang kasuutan, may alak, no, bumabaha ng alak, may litsyong baka na hindi lang isang piraso o higit pa para sa kanyang mga bisita. Hindi mo nasilip yung Gaite. Inggitero ka kasi. Di ba? Yung ordinaryong mamamayan, yung nakikita mong picture na may litsyon sa harapan ng Pangulo, eh kaya ihanda yan sa mga taong may kaya sa buhay. Di ba? Karapat dapat lang na malasap naman ang ating mahal na presidente sa panahon, sa haba ng panahon na nagtatrabaho siya, na mabigyan man lang ng kahit isang araw sa isang taon na makapagpahinga siya dahil birthday niya. Ngayon, ikaw Gaite, parehas lang kayo ni Antonio Trillanes. No? Isa pa to, si Trillanes. Isipin mo ang sabi niya, huli ka Balbon. Pinagluloloko mo lang kami. Ah, ulitin ko. Nung panahon na ikaw senador, ilan ang consultant mo na binabayaran mo na higit sa sweldo ng ordinaryong manggagawa na wala namang ambag sa ating bansa, sa ating gobyerno? Ikaw nga mismo eh, wala kang pakinabang eh. Di ba? Ano na pakinabangan namin? Sige nga, sa tagal mong nasa Senado. O sige, wag na lang kaming ordinaryong mamamayan. O, yung mga kapwa mo sundalo, naipaglaban mo ba sila? Naitaas mo ba yung sweldo nila? Nabigyan mo ba ng paba? Nag-dialog ka pa na kung hindi tatakbo si Lenny Robredo na pagka-presidente, ikaw ang tatakbo. Di ba? Na wala kayong ginawa, paano nyo maliligawan ang mga taong bayan? O yung mga naniniwala sa inyo, o yung gustong maniwala sa inyo dahil baaring tama ang inyong pinaglalaban, kung ganyan ang mga ugali nyo, na wala kayong binabantayan, kundi maghanap ng butas, maghanap ng ikasisira na administrasyon na to. Just imagine ang babaw mo, demonyo to. Nakakapikon. Kaarawan ng tao. Di ba? Kaarawan ng tao, hahamakin nyo, kukutsain nyo pa, ang dami nyo pambabatikos. Pati ba naman yun? Di ba? Hindi na kayo naawa sa matanda. Tatanda rin kayo. Ha? Anong klaseng pag-uugali yung ganyan? Alam mo yung ganyang ugali, yan ang ugali ng hindi maganda. Ugali na minana natin sa mga Kastila. Ang pagiging inggitero. Imbis na tulong, alam mo, madalas yan naririnig ko sa inyo, sa inyong mga politiko. Gaite, Trillanes, ha? Kayong mga tukmul kayo. Eto ha, bilang ordinaryong mamamayan, madalas na naririnig namin sa inyo, kayong mga politiko dyan, tulungan na natin ang mga mahihirap, marami na ang nagugutom, marami ang nahihirapan, marami. Eto ang ginagawa ng gobyerno, tumutulong. Diba? Ang paraan ng pagtulong nyo, hinahati nyo yung opinion ng tao. Hinahati nyo yung kaisipan ng tao.
Diyan sa ginagawa nyo na yan, isa lang ang malinaw sa amin, no? Sa aming mga nakakapag-isip ng tama, nakakapagtimbang na kung ano ang dapat at hindi. Sa ginagawa ninyo, malinaw lang na hinahati nyo at nais nyong pabagsakin ang gobyerno. Sige nga, kayo mag-asikaso kung anong magagawa nyo solusyon dito sa COVID na to. Wala rin naman, di ba? Oh, nakakapag-init lang ang ulo, no, sa ating mga kababayan, pagpasensyahan nyo na. Kasi ito yung mga taong inihintay ko na sana naman magbigay sila ng komento o sumuporta sila in a nice way na kung saan mararamdaman natin mga Pilipino na oops, concern to. Etong mga to, etong si Gaite, yung mga party list na yan, nagkukunwari lang na makabayan yung mga yan. Yan si Trillanes, nagkukunwari lang yan na concern sa tao. Pero anak ng teteng naman. Hindi namin nakikita. Yung mga sinasabi ninyo, hindi namin nakikita at hindi namin nararamdaman bilang ordinaryong Pilipino. Kasi kami, ordinaryong Pilipino, nais namin ng suporta, nais namin ng may contribution kami na para suportahan ng administrasyon. Hindi ba kayo nahiya sa mga katulad namin na naniniwala na ang administrasyon ngayon may ginagawang paraan, pero talagang matitigas lang ang ulo ng mga Pilipino. Diba? Isipin mo, bigbigyan ka ng katwiran na dibali ng mamatay sa gutom, wag lang sa COVID. O ngayon, nag-lockdown na naman. O ngayon, may mga nagsasabi dyan na mahirap na naman to, panibagong lockdown na naman, back to zero na naman tayo. Eh, paano? Ang titigas ng ulo nyo, kung noon pa lang, sumunod na tayo, anak ng teteng, ano katwiran nyo? Oh, wala nang kabuhayan, bagsak na ekonomiya, face-to-face classes na tayo. Di ba may mga tangang politiko na yan ang sinasabi? O ngayon sumirit, tumaas na naman ang kaso ng COVID. Oh. Di ba, Trillanes? Huwag kasi tatanga-tanga. Alam mo ninyo, napansin ninyo, pag ako gumawa ng video, pinalilipas ko muna. Pilit kong inaanalisa yung mga araw at panahon na lumipas kung bakit ganito. Kasi ayokong mapahiya. Ayokong bilang ordinaryong mamamayan, magbibigay rin lang ako ng komento, hindi komento para siraan ng tao, kundi komento ng base sa mga sinasabi nila. Katulad dito na inigaitin, inggitero. Etong si Trillanes, anong sabi niya? Mapapakulong din kita. So, ibig sabihin, tatakbo kang presidente dahil lang nais mo para maipakulong si Presidente Duterte. Hindi para maglingkod sa mamamayang Pilipino. Personal na galit ang meron ka, Trillanes. So, hindi ka karapat dapat na manalo dahil ayon sa Panginoon, ang mga taong nagbabalak maghigante sa kanyang kapwa ay hindi nananaig. Diba? Isipin mo, mahal na araw ang umiiral sa inyo, inggit. Diba? Nag-celebrate ang presidente ng kanyang kaarawan. Tuwing kampanya, maririg namin sa'yo, magkaisa tayo, maraming nagugutom, huwag nyo na kaming gamiting mahihirap.